po na tanghali at One Balita Pilipinas na. Ito po si Shinkitan, ang inyong pambansang wealth coach. Shinky, paano ba pagkakitaan pag ako ay mahilig sa photography? Oy, itatatata mga friendship ha. Alam mo, kahit ikaw may cellphone ka ngayon, may cellphone ka, makinig ka, alam mo, pwede mong pagkakitaan yan, yung cellphone na yan. Ay, nako. Paano po yan? Number one, professional photography services. Maari kayo mag-offer ng serbisyo bilang mga professional na tinatawag nating literalista. Maari kang kumuha ng mga kontrata sa mga events, di ba? Okasyon. As a matter of fact, ito lang po. Ako naniniwala po kung wala sa camera po yan eh. Kahit yung camera mo, cellphone na camera, pwede yun. Basta magaling ka kumuha ng mga angles, di ba? Magaling ka kumuha ng mga shots. Nako. Eh talagang pwede kang kumita. Lalo na, ito po, pwede nating gawitin sinatawag sa food photography, event photography, di ba? Wedding photography. Ay, nako! Ang lakas ng demand po niyan. Lalo na, basta lahat ng mga may events pwede mong pasukan. That is number one. Number two, eh paano kung walang nag-hire sa akin? Eh, alam mo, pwede mong gawin stock photography. Pwede ka naman kumuha ng mga litrato, ng mga gamit, ng mga actions, mga ano, mga places, mga venues, mga pera, di ba? Tapos, ibebenta mo yung mga litrato mo sa online stock photography katulad ng Shutterstock, Adobe, Getty Images. Alam mo, binibili po yan. At tuwing may nagda-download po ng iyong image, eh kayo po ay kikita. Number three, pwede ka rin maging freelance photography or videography. Isama mo na. Diba? Ang gagawin mo lang, syempre, sasali ka sa mga ahensya na may mga media partners or may mga sarili na mga tinatawag na wedding group. Diba? Mga wedding ano. Pwede kang mag-assist-assist doon. At pwede kang kumuha ng tinatawag na proyekto tulad ng pagkuha ng mga litrato at syempre, sa mga events na kanilang ginagampanan. At syempre naman, isa pang hindi napapansin na, na pwede mong pagkakitaan ay tinatawag natin travel photography. Kung mahilig ka naman sa paglalakbay, nako, alam mo, pwede mong gawin yung pagkakitaan. Bakit po? You can shoot yung mga places, yung mga hotels. At the same time, isama mo na pati yung travel vlogging mo. Diba? Pag kumuha ka ng mga pictures, at the same time, i-video mo yan, i-feature mo sa channel mo yan, at marami pong makakilala po sa inyo. Ay, ano pong gagawin po niyan? Number one, may magbibigay po sa'yo ng advertisement. Number two, may mga hotels na kukuha po sa inyo. Travel agency, tourism boards. Nako, maniwala po kayo. Marami pong naghahanap ng ganun. Sa kabuuan, kahit cellphone lang ang gamit mo, pwede kang magkaroon ng oportunidad para kumita sa larangan ng photography at videography. Ang mahalaga, kailangan maging magaling ka at syempre, maging eksperto ka sa iyong ginagawa para mas lalo ka pang makilala. Sana nakatulong po tong episode na ito na gamitin po natin ang ating camera para ito ay maging pera. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Webes. Mga barangay sa Quezon na na-isolate sa pananalasa ng bagyong Aghon, kakaba-kaba ngayong opisyal nang idiniklara ang tag-ulan. Mga residente dyan, nagtsatsaga sa patay na hayop at binahang bigas para lang makakain. Paano po ang pamumuhay namin? Wala po kaming mga dadaan ng maayos. Ayan na po ang magagawa na. Yan po ang protocol. Pag wala ka pong ID, no ask as assistant. Motoristang naka-luxury car na namaril ng driver dahil lang sa gitgitan, suspendido na ang lisensya. Pamilya ng biktima tuloy ang panawagan para sa hustisya. Bakit niya po nagawa sa tatay po namin yun? Walang kalaban-laban ginawa niya yung ganun. Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, posible umanong purong Chinese ang nationality. Base raw sa investigasyon ni Senator Sherwin Gatchalian sa inupahang bodega ng pamilya ng alkalde sa Valenzuela. Mga Katoliko sa Cebu, nagsanib puwersa para ipanawagan sa Kongreso ang kanilang pagtutol sa Absolute Divorce Bill. It's about heartbreak, really. It's about, you know, people leaving you in your life, you know, reminiscing how things used to be. Balitang mainit, init pa!
ang Tanwang Balita Pilipinas. Yan ang latest sa showbiz singahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cousin. One Balita Pilipinas. Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Walang habas na pinagbabaril ang isang lalaki sa Caloocan kahapon. Kahit may tama na, nagawa pang habulin ng biktima ang salarin. Magbabalita si Hannibal Talete. Kita sa CCTV ang pagdaan ng isang motorcycle rider. Kasunod ang isang lalaki sa barangay Bagong Silang, Caloocan nitong Miyerkules. Maya-maya, tuluyang bulagta ang lalaking humahabol sa motor. Kinilala siyang si Eliel Junicio, 36 anyos. May tama pala siya ng balas iba't ibang bahagi ng katawan. Dinala pa siya sa ospital, pero hindi niya umabot ng buhay. Sa investigasyon ng Caloocan Police, sa labas ng isang sari-sari store, pinagbabaril ng rider ang biktima. Nakarinig sila ng ilang putok, tapos yun yung nakita niya, tumakbo na yung ang tao, tapos doon na bumulagtas. Nagawa pang habuli ng biktima ang namaril sa kanya. Iniimbestigahan pa ang motibo sa krimen. Continuous investigation pa rin kami and follow-up operation for the identification of suspect and backtracking of CCTV. Sa ngayon, marami kaming mga anggulong tinitingnan. Sa akin masakit talaga dahil hindi ko tanggap na ako, si anak ko mauna sa akin. Sa barangay Bagong Silang pa rin, dinampot ng mga pulis ang 23 anyos na lalaking ito matapos mahulihan ng improvised na baril na kargado pa ng bala. So habang nagpapatrol ang ating kapulisan, nakita itong suspect natin na hawak-hawak nito ang isang pengan habang nakaupo ito at nakasandal sa poste. Todo tanggi ang suspect na kanyang baril. Pinahawak namin po sa amin. Nino po? Ang kaibigan ko po. Pero napagalamang dati nang nakulong ang lalaki dahil sa pagnanakaw. Balik selda siya ngayon dahil sa paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition at Regulation Act. Ako si Hannibal Talete para sa 1PH. Sinuspindi na ng LTO ang lisensya ng motoristang namaril sa isang family driver sa Ayala Tunnel sa Makati. Kakasuhan na rin siya ng murder sa krimen na sa gitgitan lang daw nag-ugat. Magbabalita si Ria Fernandez. Naka-face mask at may jacket sa ulo ang lalaking ito nang iharap sa media sa Camp Crame. Hindi muna siya pinangalanan, pero siya ang itinuturong na maril sa driver ng Innova sa southbound lane ng EDSA Ayala Tunnel sa Makati City noong Martes. Sa tulong ng CCTV footage at salaysay ng testigo, naaresto ang lalaki na isang negosyante sa kanya mismong bahay sa Pasig City. Napakahirap talagang ibaktra sa yung goba. Binaktrak po yung sasakyan kasi hindi nakita sa Las Piñas, hinanap po talaga, then they found out, nandun po sa Pasig. Nakita naman sa bahay ng gunman sa Pasig ang luxury car na minamaneho nito nang mangyari ang pamamaril. Sumailalim din siya sa paraffin test at nagpositibo sa gunpowder nitrate. Nagmatch din ang narecover na basyo sa crime scene at ang baril na nakarehistro naman sa pangalan ng suspect. Kakasuhan siya for murder in that shooting incident. This firearms will be subjected to ballistics examination. Positibo rin siyang kinilala ng babaeng kasama ng biktima. Ayon sa police, base sa testimonya ng witness, sa simpleng gitgitan lang sa daan nag-ugat ang krimen. Nakita pa sa CCTV ang gitgitan ng itim na Mercedes-Benz at Toyota Innova mula sa Kalayaan Avenue hanggang sa may bungad ng EDSA Ayala Tunnel. Busina pa umano ng busina ang sasakyan ng suspect bago nangyari ang pamamaril. For the testimony of one of the living witness, siya mismo yung buhay na nakasakay dun sa Innova mismo. She's telling that merong gitgitan sa kalsada. So that shows yung motive. Sakay din ng Innova ang 7 taong gulang na anak ng kanilang amo. Base sa death certificate, tama ng bala sa leeg ang ikinamatay ng driver na si Aniceto Mateo Jr., 65 anyos. Bakit niya po nagawa sa? Patay po namin yun. Walang kalaban-laban ginawa niya yung ganun. Hindi po tama yung ginawa niya. Naiuwi na ng kanyang pamilya sa Tarlac ang labi ng biktima. Para sa 1PH, Ria Fernandez, News 5. Muling tiniyak ng Task Force Against El Nino na naghahanda na ang pamahalaan sa epekto naman ng La Nina.
Kasunod yan ng opisyal na deklarasyon ng PAGASA na simula na nga ng tag-ulan sa bansa. May malaking tsansa rin daw na magkaroon na ng La Niña pagdating ng Hulyo hanggang Setyembre. Para pag-usapan yan, makakasama natin si Task Force El Niño Spokesperson and Presidential Communications Office Assistant Secretary Joey Villarama. Magandang tanghali sa iyo, Asek Joey. Magandang tanghali, Sheryl. Magandang tanghali sa iyo, mga taga-subaybay. Asek, ano na po ang mga inihahanda ninyong precautionary measures ano, para maibsan nga ang impact naman? Ito naman ang pag-usapan natin, yung rainy season, habagat at ang pagpasok po ng La Niña. Oo, Sheryl, no, kahit hindi pa naman idineklara nung PAGASA na posible magkaroon ng La Niña itong taon na ito, naghahanda naman, patuloy na naghahanda yung gobyerno dahil every year naman meron tayong rainy season at typhoon season. So kabilang sa mga paghahanda na ginagawa, yung the usual flood control projects, ayon sa DPWH, merong 4,700 projects na ang nakumpleto at meron pang mga 4,100, 4,200 projects ang nagpapatuloy pa. So, syempre, in terms of yung preparedness, pasok na nga yung Typhoon Aghon. So, parang naging test case natin yan. So, in terms of yung disaster preparedness, naging handa naman ng ating Office of Civil Defense, DSWD, in terms of food items, non-food items, pati na po yung paghahanda ng mga evacuation center, pati yung ating essential supplies na ibibigay sa possible evacuees. Ang DENR naman, nagsimula na rin ang paglilinis ng waterways at mga ilog para hindi po talaga magkaroon ng pagbabaha, although itong mga manakanakang pag-ulan na naranasan natin in the past weeks ay nagdulot ng baha. So we have lessons learned from the from Typhoon Aghon, pati yung pag-uulan, at sana po mas mapaigting pa yung paghahanda natin sa La Niña when the time comes. Ano po yung mga focus areas ng ating pamahalaan ngayon tag-ulan? Sabi nyo nga parang nakakita tayo kung paano pa i-improve. Kagaya po yung nangyari sa Mauban, Quezon. Di po ba? So paano po, saan ang focus at paano i-improve pa yung pagtugon ng pamahalaan sa mga maaapektuhan po ng baha kahit na hindi pa tayo sigurado sa La Niña? Mahalaga, Sheryl, yung hazard mapping, no? So base sa Mines and Geosciences Bureau, merong mga 3,200 na flood-prone at hazard-prone barangays all over the country. So yan talaga yung tututukan natin. Pero ang mahalaga kasi yung parang pagtugon o pakikicooperate ng ating mga kababayan sa tuwing nagbibigay ng warning yung ating mga agency gaya ng PAGASA at ng OCD. For example, nung panahon ng Typhoon Aghon, may narinig akong nagsabi na parang hindi daw na naibalita ng maayos yung posibilidad na pagbabaha sa Quezon. Pero sinabi ng PAGASA, binalita po namin yan since May 23. So yung pag-analyze po ng datos at yung pag-heed po sa warning talaga ng mga otoridad ay mahalaga. Pag sinabi pong lumikas na tayo at may posibilidad na mag-landslide, may posibilidad na magbaha, sana po tumugon po ang ating mga kababayan. Dahil yan nga po talaga, it's two-way. So magbibigay ng warning ang mga otoridad, pero dapat po sumunod ang ating mga kababayan para maiwasan po ang sakuna. Siguro, Asik Villarama, pati yung way, ano, yung paraan ng pagkikipag-ugnayan sa local government, lalo na dun sa mga low-lying areas, tama eh. Bagamat sa sinabing uulanin, ang reaction pagkatapos, hindi po namin inakala na ganun pala karaming ulan ang idudulot nitong bagyong Aghon. Tama yan, Sheryl, no? Kasi naiintindihan naman natin yung reasons kung bakit hindi agad numilikas yung mga tao. Kasi sasabihin nila, oh, hindi naman malakas yung ulan o wala pa naman baha. At saka siyempre, iisipin nila yung property nila. Naipundar ko tong bahay na ito, meron ako mga kasangkapan. Hindi ko iiwanan ito. Pero dapat isaalang-alang natin palagi na yung kaligtasan ng ating pamilya. Kasi buhay ang maaaring maging kapalit. Kaya mahalaga talaga, sinasabi nga ng Pangulo sa mga LGU na maghanda. At ang LGU, kasi maganda nga na may koordinasyon yung national government sa DILG hanggang sa barangay level, kasi sila talaga yung nakakaalam ng sitwasyon sa mga komunidad, sa mga barangay, sa mga LGU. Kaya
yun po ang panawagan natin kapag sinabi po na lumikas o maghanda, eh dapat talagang tugunan natin at sumunod tayo sa mga otoridad. Yung pagtugon po, bagamat kagaya nito, may mga talagang ganun na yung sistema, no? May mga naka-prepositioned na ng mga food packs. Pero dahil din sa lagay ng ating bansa, maraming mga lugar lagi na naririnig tayong isolated, na-isolate itong barangay na ito. Paano po ang gagawing improvement para mas mabilis ang pagtugon po sa mga apektado ng pagbaha, landslide? Ayan, nabanggit mo, Cheryl, yung pre-positioning ng supplies. So yan talaga yung ginagawa kasi nga difficulty talaga yung far-flung areas, yung walang access masyado in terms of roads. Tapos yung communications ay hindi talaga sapat pa. So inuuna yan ng DILG at ng DSWD para kung nandun sila sa nabanggit ko na na-map ng Mines and Geosciences Bureau na 3,200 plus barangays na flood-prone at disaster-prone ay uunahin talaga. So yan po ang kailangan talagang ma-intensify pa in terms of preparations. Pero yan naman ang ginagawa talaga ng national government sa tulong ng mga LGU para sakaling magkabagyo sa kanila. Alam naman natin na buong Pilipinas ang maapektuhan ng hindi lamang ng bagyo, hindi lamang ng yung regular rainy season, pati may possibility na La Nina in the third quarter of the year. Eh, yun talaga yung uunahin. At kaya we cannot emphasize enough sa mga officials din na i-update po talaga yung hazard map nila para matuko yung mga komunidad na vulnerable. Joey, hingi na rin po kami ng update dito po sa sitwasyon natin sa El Nino. Gaano na po kalaking pinsala ang idinulot nito? Opo, in terms of agriculture, Cheryl, nasa 9.5 billion pa rin yung damage and losses to agriculture. Hindi na inaasahan na mas lalaki pa ito. Although we are still within the El Nino period, pero may pag-uulan na at saka siguro tail end effects na lamang ito bago po siguro by June mag-neutral conditions tayo at mag-shift to La Nina. In terms of yung nag-declare ng state of calamity, 432 cities and municipalities. So kabilang dyan ang isang region, ang Barm at 12 probinsya. Pero ang natulungan naman po ng gobyerno ay nasa higit 10 billion pesos worth na po. At patuloy pa rin mag-iikot ang ating Pangulo para magbigay po ng tulong pinansyal sa mga apektadong magsasaka at mangingisda. Magtutuloy pa yung in the coming weeks bago tumungo siya sa Visayas at saka sa Luzon naman para magpaabot po ng tulong. Marami pong salamat, Task Force El Nino Spokesperson and Presidential Communications Office Assistant Secretary Joey Villarama. Tag-ulan na pero ilang mga kapatid nating Aita sa Pampanga ang nakakaramdam pa rin ng epekto ng El Nino. Mula sa Florida Blanca, Pampanga, live na magbabalita si Mobile Journal Francis Orso. Francis, kumusta ang mga kapatid nating Aita dyan? Cheryl, masaya-masaya ang nasa 100 magsasakang Aita dito sa probinsya ng Pampanga matapos silang hatiran ng tulong mula sa Alagang Kapatid Foundation. Tigsa 10 kilong bigas, binhi na mapapakinabangan sa pagtatanim, vanity and hygiene kits at libreng training program sa agrikultura. Yan lahat ang natanggap ng mahigit 100 magsasakang Aita dito sa Florida Blanca, Pampanga. Sa pangunguna ng Alagang Kapatid Foundation, katuwang ang Church of Jesus Christ of Latter-day Saints at ang Department of Agriculture. Sila ang napili ng Alagang Kapatid dahil matagal na silang may partnership sa Aita Farmers sa nakalipas na 2 taon. Sa kanila kasi bumibili ang Alagang Kapatid ng mga gulay gaya ng kalabasa, kamote, ampalaya, sitaw at okra na ipinamamahagi sa mga nasalanta ng kalamidad. Yun nga lang, naapektuhan din ang mga pananim nila ng matinding tagtuyot, kaya marami sa kanila ang nalugi. Para matulungan sila, lalo ngayong tag-ulan na, hybrid seeds mula sa DA ang binigay ng Alagang Kapatid para hindi basta-bastang masisira ang mga ito ng kalamidad.
Cheryl, sa ngayon may mga dadaanan at iikutan pa tayo dito sa Pampanga na ipapamahagi naman natin yung mga ilang electric fan para dun sa mga ilang community dito din sa may Pampanga. Ilan, isa yun sa mga kabilang na bibigyan natin ng tulong para nga, ayun, mula sa Alagang Kapatid Foundation. At the same time, Cheryl, inaasahan pa natin na may mga iba pang proyekto ang Alagang Kapatid Foundation na inaasahan nating tutulong pa sa iba pang community. Hindi lang din dito sa may Central Luzon, pero sa iba't iba pang bahagi ng ating bansa. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Francis Orso. Kinakampanya na ng ilang grupo Katoliko sa Cebu na tutulan ang panukalang absolute divorce sa Kongreso. Yan ang balitang dako ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? Mayingot to Cheryl, mahigpit na kinukontra ngayon ng ilang grupo ng simbahang Katoliko dito sa Cebu ang panukalang divorce sa Kongreso. Babala nila, tatandaan daw ang mga pangalan ng mga congressman na pumabor sa panukalang absolute divorce sa bansa. Kahit pa man hindi mag-block voting ang Katoliko, ang mga church workers daw ay mga ngampanya laban sa mga sumang-ayon ng divorce bill sa susunod na eleksyon. Nagpalabas kahapon ng pahayag ang Archdiocese of Cebu's Commission on the Laity o ang mga grupo ng volunteers at church workers sa Cebu laban sa diborsyo. Ayon kay Commission on the Laity Chairperson Fe Barino, hindi pa tapos ang laban at magtuloy silang mangangampanya laban sa divorce bill, lalo na dito sa Cebu na tinaguri ang Cradle of Christianity sa bansa. May ikakasa silang information drive sa mga parokya at mga barangay laban sa panukala para malaman ng mga tao ang masamang maidudulot nito sa pamilyang Pilipino. Ayon kay Barino, ang pagpapakasal sa harap ng Diyos ay hindi maaring paghiwalihin ng tao. Kung may problema ang mag-asawa, anya, pwede naman daw na mag-undergo sila ng counseling at hindi aabot sa paghihiwalay. Wala si Cebu Archbishop Jose Palma sa press conference ng mga grupo ng simbahan kahapon dahil sa nasa labas ng bansa ito. Pero ayon kay Barino, may pahintulot daw ng arsobispo ang kanilang ginagawang pagkikilos kahapon. Samantala, pinag-iingat ng Bayang Moalboal, Cebu, ang mga mag-island hopping at snorkeling sa kanilang lugar dahil sa banta ng maraming box jellyfish. Abiso nila na magsuot ng rash guards ang mga lalangoy sa dagat ngayon kung sakaling mapunta sa area na may maraming makakating gaway-gaway. Noong Lunes ay pansamantalang pinagbawal ang snorkeling at island hopping sa Moalboal dahil sa abundang box jellyfish sa lugar. Kahapon ay binuksan muli ang mga aktibidad ayon sa rekomendasyon ng Philippine Coast Guard pero dapat magsuot ng rash guards ang mga lalangoy. Ang box jellyfish ay merong masakit, makati at minsan nakamamatay na sting dahil inaatake nito hindi lang ang balat, pati na ang nervous system ng biktima. Ang Moalboal ay nakaharap sa Tanyon Strait sa Western Cebu. Ito ay sikat na destinasyon para sa mag-swimming sa magandang nitong baybayin, pati na rin sa diving sa Pescador Island. Sikat din ang bayan sa Sardine Run na siyang kinagigiliwan ng mga banyaga at lokal na turista. Makini ang mga balitang dagko karong adlaw diri sa Cebu. Balik tayo, Sheriff. Daghang salamat, Dale Israel ng One News Cebu. Susunod, Bambantarlac Mayor Alice Guo, posibleng umanong purong Chinese ang nationality ayon kay Senator Sherwin Gatchalian. Mga residente sa ilang barangay sa Quezon na na-isolate sa pananalasa ng bagyong Aghon, nagtsatsaga sa patay na hayop at binahang bigas para lang makakain. Una sa kasaysayan, Alas Pilipinas, naka-podium finish matapos talunin ang Australia sa bronze medal match sa ABC Challenge Cup. At matapos ma-issue dahil sa isang fan, Philmar Alipayo, nag-post ng sweet pictures nila ng misis na si Andy Eigenman. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Pinag-iisipan ng kampo ni Bambantarlac Mayor Alice Guo na idemanda ang mga nagpapanggap niyang kapatid at guro. Si Senator Win Gatchalian naman naniniwalang natumbok na niya kung sino ang tunay na ina ng alkalde. Magbabalita si Camille Samonte. Parang pinapakilalang
pinapakilalang nanay niya. Isang Chinese national na nagngangalang Wen Yilin ang hinala ni Senador Win Gatchalian na tunay na ina ni Bambang Mayor Alice Go. Sabi ng senador, kung titignan ang mga dokumento mula sa Securities and Exchange Commission, laging kasama si Wen Yi sa mga dokumento ng negosyong pagmamay-ari ng pamilya ni Go. Halimbawa sa QJJ Farm, nakalagay na incorporator si Wen Yi, kasama si Mayor Alice at Chinese niyang tatay na si Jia Zhong o Angelito Go at umano'y mga kapatid ng alkalde. Kung ano yung parents mo, yun ang nationality mo. Unlike in the US, kung pinanganak ka sa US, regardless of the nationality of your parents, US citizen ka kagad. Dito sa atin is we follow the bloodline. May nakalap din na dokumento si Gatchalian mula sa Bureau of Immigration si Wen Yi sa mga biyahe ng tatay ni Mayor Alice. Personal assessment ko, this might be the biological mother ni Alice Wu. Yung tatay niya, si Guo Jiang Zhong at si Wen Yi traveled 170 times in a span of 6 years. So madalas silang gumabiyahe as a couple. Naniniwala rin si Senator Gatchalian na kapatid ng alkalde si Sheila Go na nagsisilbing chief financial officer ng QJJ Farm. Nasabi niya kasi na hindi niya kilala, di ba the first hearing, hindi niya, wala siyang kapatid, hindi niya kilala si Sheila Go. We also saw in the corporate papers na si Sheila Go is their chief financial officer and treasurer of their company. I'll send the group mamaya yung ano. Si Alice is the president of the company. So it's impossible. Kaya gusto rin ng mga senador na patignan kung may money laundering na nangyayari dahil halos lahat daw ng pera na ginamit para makapagpagawa ng Pogo Hub sa Tarlac ay galing sa ibang bansa. Tatalakayin ito sa executive session ng Senado kasama ang Anti-Money Laundering Council. Iniimbita namin doon ay yung mga executive agencies, pati yung mga intelligence agencies. Actually, naitakda na po namin petsa ng 5 ng Hunyo. Hirit naman ng senadora, gawan ng paraan ng PSA na mahigpitan ang proseso sa mga tagpaparehistro ng birth certificate. Marami kasing mga Chinese ang nakakakuha nito sa illegal na paraan. Sinagot naman ng kampo ni Mayor Go ang mga kumwekustyon sa kanyang birth certificate. Ang anak siya ng katulong ng kanyang ama, di ba? Pero yung birth certificate, ang question, sino ba ang nagsubmit doon? Hindi naman siya nagsubmit doon. Wala siyang participation doon. So paano siya magkakaroon ng criminal liability. Kaya naman kasi basis yun eh, para sabihin mong hindi ka Pilipino. Ngayon, kung mayroong problema, irregularity yung kanyang birth certificate, hanapin natin sino may cause doon. Eh, definitely hindi siya yun dahil hindi naman siya informant doon eh. Natanong din sila kung plano man nilang kasuhan ang ilang personalidad. Well, as a law firm, we are already considering that. Yung grabe lang, kagaya may kapatid daw siya, kung sino man yun. Isang salita at yung teacher daw niya, that's foul na. Eh maganda, total, meron naman Senate investigation. Ipatawag yan para mga DNA. At kung nagsisinungaling, yun ang content natin. Ang Office of the Solicitor General naman patuloy daw na mga ngalap ng ebidensya para magkaroon ng basihan sa paghahain ng Comaranto case laban kay Mayor Alice Go. Para sa 1PH, Camille Samonte, News 5. Gustong i-ban ng COMELEC ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa pangangampanya para sa 2025 midterm elections. Pwede raw kasi itong magamit sa misinformation sa mga botante. Para pag-usapan yan at iba pang issue, magkakasama natin COMELEC Chairman George Garcia. Magandang tanghali po sa inyo, Chairman. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl. Magandang tanghali din po sa ating mga kababayan. Chairman, malawak po ang artificial intelligence application. Ano pong aspeto ng AI yung gusto pong ipagbawal ng COMELEC? Tama po kayo, Ma'am Cheryl. Kung kaya po sa akin naging liham, sa ating pong commission and bank, sinabi lang natin, ginamit natin yung general term na AI. Pero siyempre po, kapag kami nagkaroon ng diskusyon na, lalong-lalo na kapag nakonsulta na natin ang mga stakeholders, ang mga interest groups, ang DICT at iba pang ahensya ng pamahalaan, kasama ang media, malilimit na po natin yan. At diyan po gusto ko makaroon ng definition, anong parte talaga sa AI ang ating pong ipagbabawal. Hindi naman po buong AI ay masama. Meron pong good AI, meron pong bad AI. Halimbawa po, yung deepfake na tinatawag, yung pong mga hindi pa nakakaalam kung ano yung deepfakes na yan, may isipin nyo, nagsasalita yung isang tao, boses ng tao, bukas ng bibig niya siya,
Pero hindi po pala kanya yun at hindi po pala siya yun. Ang ating Pangulo na biktima ng deepfake na yan. Ang Pangulo ng Amerika na biktima ng deepfake na yan. Anybody po can be a victim ng deepfake. Yan pong aspetong yan. Dapat absolutely ipagbawal yan sa kampanya. Mm-hmm. At sabi nyo nga po ay magsasagawa muna ng konsultasyon. Kailan po ninyo planong isagawa ito at kailan po inaasahan na magkakaroon po talaga ng guidelines dito po sa paggamit ng AI? Sa next week po, magsisimula na tayo dun sa ating diskusyon. At the same time, yan po, maaaring ma-refer namin. Meron po kasi kaming Digital Transformation Committee na kinreate po natin. At the same time, meron din po kaming Task Force Contra Fake News. Maaaring yan po yung ma-refer namin sa kanila na sila ngayon na magkoconduct ng konsultasyon. Dapat po, bago mag-filing ng candidacy sa October 1 to 8, meron na tayong maliwanag na guidelines patungkol po dyan sa AI. Alam po natin, Ma'am Cheryl, wala po tayong batas na nagre-regulate sa social media sa ating bansa. Tama po yan. Kinikilala ng ating ng Commission on Election. Kaya lang po, isipin nyo, regulated namin ang TV, ang radyo, ang dyaryo. Merong 120 minutes, merong 90 minutes na na limitasyon. Pagkatapos yung paggastos, may limitasyon din, may discount pa. Eh bakit pag social media walang limitasyon? So sa atin po, the COMELEC is attempting to at least po level the playing field. Para naman pantay-pantay, mahirap mayaman, pwede makapangampanya at makapanligaw sa ating mga kababayan na hindi naman po gumagamit ng modern technology na nagkakaroon ng misrepresentation at fake nga po, di fake eh. Ibig sabihin, hindi po makatotohanan yan. Mm-hmm. At Chairman, ano po ang nakikita natin na posible o yung maaaring maging parusa doon po sa gagamit pa rin po ng AI o yung hindi po susunod sa guidelines na ilalabas ng COMELEC sa paggamit po ng AI? Ay, tama po kayo, Ma'am Cheryl. Ang pag-aaralan po natin, yung disqualification. Mm. Sapagkat sabi naman po ng batas, kapag hindi sumunod sa mga patakaran ng COMELEC, yan po ay ground na disqualification. At the same time, pwede rin pong criminal case, election offense. Sapagkat sabi rin ng batas, ang hindi pagsunod sa COMELEC guidelines, lalo na sa patungkol sa election, ay isang kasong criminal, election offense po yan. Ang sa atin po, at least, Ma'am Cheryl, kami po ay nagpupursige nito. Kung questioning po kami sa Supreme Court later, ang importante, magkaroon na tayo ng debate o diskusyon sa issue ng AI at deepfake. Mm-hmm. Bukod po sa pag-ban ng AI, Chairman, ay plano nyo rin ho na gawing 10 mula sa kasalukuyang 5 yung nominees sa party list groups. Ano po yung dahilan? Alam niyo po, Ma'am Cheryl, ang punot dulo niyan, sa ating pong umiiral na patakaran, 5 po ang pinapasubmit natin ng mga nominees. Abay, madami po mga pagkakataon pagkatapos ng eleksyon, biglang nag-resign ang lahat ng 5. At dahil nag-resign yung lahat ng 5 mga nominees na yan, Ma'am Cheryl, ay magpapalit po sila ng mga bagong nominees. Bigla na lang po mga kilalang tao o yung mga sikat na tao o yung mga talaga ang naanjan. Wala po kaming choice. Kasi ang sabi po, pagka po naubos na yung kanilang nominees, ay pwede mag-file puli ng bago. Isipin nyo, ang ibinandera during the election, yung mga taong hindi naman masyadong kilala. Pagkatapos, nung manalo na, nung makakaupo, ibang tao na ang naandyan. Ang gusto po natin, Ma'am Cheryl, 10 lang i-submit, tapos pagtapos ng election, kung mga mag-withdraw, pagka po naubos yung 10 yan, hindi na po natin papayagan mag-submit ng bagong listahan. Total, Ma'am Cheryl, napaka-imposible namang after the election, yung 10 nagkasakit, yung 10 nag-withdraw, ibang usapan na po yan. Maglulukuhan na po tayo pagkaganyan. Oh, tama naman po yung punto nyo doon. Parang one way of deceiving yung mga tao. Pasimpleng substitution. Po, yun nga po eh. Kasi po walang magawa ang COMELEC dahil nasa naubos yung listahan. Dapat po bigyan na natin ng katinuan itong ating filing ng kung ganun pinagbabawan namin ang substitution sa national and local election after ng filing ng candidacy. Dapat man lang, dito man lang sa party list, ganyan ang ating solusyon. Na wala mang pagbabago sa batas, pero pwede po naman namin ilimit yung number na mga ipapile nila ng mga nominee. Mm-hmm. Makikibalita na rin po kami, Chairman Garcia, dito po sa paghahanda natin sa halalan. Naku, Ma'am Cheryl, 3.2 million na po yung pumupunta sa ating mga registration site sa mga kababayan natin. Kaya lang po, nakakalungkot sapagkat merong 4.2 million na deactivated. Ibig sabihin, mga botante, hindi nakaboto ng 2 magkasunod na eleksyon noong Mayo ng 2022 at noong December ng 2023. Kaya po sila ay deactivated. Sana po, kung alam naman ng mga kababayan natin, hindi sila nakaboto ng 2 magkasunod na eleksyon, pwede po sila magpa-reactivate. Ibig sabihin, magpipilap lang sila ng bagong form sa reactivation at hindi nila kinakailangan mag-apply muli bilang bagong botante.
paano po gagawin yun? Pwede po ba yung online lang or hindi po? Meron po tayong online, tama po kayo Ma'am Cheryl, online reactivation. Kasi po, hindi na namin sila kailangan pumunta pa sa mga local COMELEC natin o sa registration site sapagkat meron na po kaming biometrics nila. Subalit, kung sila po Ma'am Cheryl ay lilipat ng registration at magpapareactivate, dapat po ay pupunta sila doon sa lugar na kung saan magpapareactivate, kung saan sila lilipat kasi po kakailanganin muli namin yung mga ebidensya na siya ay doon na nakatira talaga sa lilipatang lugar. Hindi po biro yun. Madami po yun ha, na kailangan magpa-reactivate. Nasa 4.2 million pala. Tama po kayo, Ma'am Cheryl. Talagang nakakalungkot. Mataas ang ating bilang ng nagpaparehistro. Tapos babawian naman po tayo ng 4.3 na ngayon. 4.3 million na deactivated. At sana ito po ay kumonte habang lumalapit ang September 30 natin. Okay. Ulitin lamang po natin, doon, pag sinabing hindi ka na active or na deactivate ka kasi dalawang election kang hindi bumoto. Yeah, tama po, Ma'am Cheryl. Siya po yung nakalagay sa batas. At paano po ulit kung online, ano po, paano po ulit ang gagawin? Kung pwede naman na lang gawing online, Chairman? Sa online po, puntahan nyo lang po yung website ng COMELEC. Makikita nyo po doon. May isang item doon patungkol sa registration bilang botante. At pakiclick nyo lang po at nandun din po yung reactivation ng inyong registration. Magpi-fill up lang po kayo doon at kami na po ang bahala magproseso. Ngayon po, doon sa mga lilipat ng lugar o bahay, kinakailangan pumunta po kayo doon sa lugar kung saan kayo mismo lilipat, hindi po doon sa lugar na pinanggalingan nyo. Ang pipilapan nyo pong form ay reactivation with transfer. Uulitin ko po, reactivation with transfer. At wag na wag po kayo magpaparehistro ng bago sapagkat makakasuhan po kayo ng double or multiple registration. Oh, okay. Hanggang kailan po ang registration ulit? Chairman? Hanggang September 30 po ang ating registration kasama po yung overseas registration. Subalit ang amin pong registration anywhere program ay hanggang August 30 lamang. Okay, marami pong salamat sa inyong oras, Chairman George Garcia. Naghahati-hati na lang sa ayuda ang mga residente sa ilang lugar sa Quezon na hirap mapuntahan matapos nga masira ang kanilang mga kalsada dahil sa bagyong Aghon. Para sa update, live na magbabalita mula sa Cagbalete Island sa Quezon Province, Simon Gualvez. Mon, kumusta na ang sitwasyon dyan? Cheryl, kasabay na unti-unting pagbuti o pag-aliwalas ng panahon ay ang kanya-kanyang pagbangon naman ng mga nabahang residente at mga naapektuhan ng bagyong Aghon dito nga sa probinsya ng Quezon. At napasok namin no yung isang barangay dito sa Mauban, yan yung barangay Makasin, na na-isolate matapos masira yung tulay na tanging daan papasok at palabas ng barangay. Ang masakit, yun na nga, kinakapos na ng pagkain at iba pang pangangailangan ang mga residente roon. Mahigit isang kilometrong lakaran at biyay sa habal-habal, matawid lang ang makikitidadaan at tulay na bakal na yan. Ito ang ginawa ng aming team para eksklusibong mapuntahan ang Barangay Makasin sa Mauban, Quezon. Ang Barangay Makasin, dalawang araw na isolate mula ng manalasang bagyong Aghon. Tumaas do kasi ang Makasin River nung kasagsagan ng bagyo. Dahilan kaya nagkasira-sira ang bahagi ng tulay na nagdurugtong sa kanila papunta sa kabilang barangay. Umabot hanggang bewang o lampas sa mismong hawakan itong tulay yung tubig na umapaw mula rito sa ilog. Ibig sabihin, nalubog itong buong tulay na nagsisilbing tanging daan pa naman ng mga residente ng Barangay Makasin papunta o palabas ng downtown. Ang masaklap, kaayos pa lamang doon ito, dalawang linggo bago manalasa ang bagyong Aghon. Kwento ng mga residente, ito raw ang unang beses na umapaw ang ilog. Pag apaw po ng tubig, mayroon pong sumalak na malaking kahoy, saka po tatlong punong kawayan. Kaya po yan, nasira po ang tulay. Paano po ang pamumuhay namin? Wala po kaming mga dadaan ng maayos. Kaya para magamit pa rin ng tulay, naglagay at nagtali muna ng mga kawayan sa mga nasirang bahagi nito. Yung pong kable, nasira na po, nag-crack. Pati po yung poste doon sa kabila, nag-crack na po, bumigay na po. Ligtas pa rin po kaya daanan yan? Di ko rin po masasabi kung ligtas dahil po dadaan po dyan ang motor. Pati po yung mga kalakal. Pagdating namin sa mismong barangay, tumambad ang mas matinding problema. Nagtumba ang mga bahay, nabuwal ng mga punot na sirang pananim at mga putikang gamit na nagkalat sa daan.
ang multipurpose hall nga ng barangay, balot pa rin ng makapal na putik. Dito pa naman nagtungo mga residente ng tumaas ang tubig. Tingay lang na sa amin ito nangyari. Siyempre po yung mga pinag-ipon din na ano ay nawala. Nagkaroon po ng ganito. Biglaan pong nangyari sa amin. Basta po yung mga gamit. Ang pamilya ni Robilyn nakikita na muna sa mga kapitbahay matapos masira ang kanilang bahay. Nahihirapan din silang makakontak sa labas dahil mahina ang signal o linya ng komunikasyon. Wala pa rin kuryente at maayos sa supply ng tubig. Ito po'y basa. Talagang ano na po. Ano na. Parang kanin na. Pinagtsatsagaan nga ng ilang mga residente rito, pati mga bigas na nalubog sa baha. Ito ang tinitis ngayon ng nasa 100 pamilya o mahigit 500 individual ng barangay. Kanya-kanya na lang po kaming ang tulungan sa sarili. Kanya-kanya na lang po. Kung mayroong bigas na minatuyo, kanya-kanya po lugaw, may mga patay na manok, kinakatlay na po namin, makakain lang po ang mga kabataan, ang bawat isa sa amin, maisalba lang po ang buhay namin. Marami sa kanila, nakakailang ulit ng araw ng laba para magamit pa rin ang mga damit na nalubog sa putik. Gaano kahirap po yung paglalaban nyo ngayon dito? Ah, grabe po sir, gawa ng po ilang sabon ang nauubos, di pa rin po pumuputi. Oo. Gawa po ng banlik. May putik? Oo. Kaya po nang wala na rin pong mga maisuot kahit kaunti. Walang natira. Pero ikinalulumo ng iba, pati yung mga susuotin sana para sa graduation ng mga bata ngayong Biyernes, nawala sa isang iglap. Eh, ang graduation po para sa magulang special po dahil kita mo pong nagsisikap ang iyong mga anak. Kahit po hirap, binibili ko po talaga sila tuwing graduation. Nang damit na bago. Ang problema? Ang problema po inanod. Hirap marating ang kanilang lugar ng tulong dahil sa kanilang sitwasyon. Kaya mismo mga residente na ang nagpilit na makapunta sa downtown para sa pamamahagi ng cash assistance. Yun nga lang, hindi lahat nabigyan. Yung ID nila, halos po lahat naanod. Wala po silang makuha. Anod po lahat. Ultimo lahat ng gamit nila anod. Kaya po, nung humingi si ng cash assistance ng ID, wala po pong maibigay. Wala kami may front. Kaya na pong magagawa na, yun po ang protocol. Pag wala ka pong ID, no cash assistance. Dahil dito, hinahati raw ng ilang residente na katanggap ang pera para sa mga pamilyang hindi nakakuha. Kahapon, nagparating na ng paunang tulong ang LGU sa Barangay Makasin. 9 na barangay na lang ngayon ang hirap pa rin marating ng ayuda. Cheryl, nauna nang nangako ang provincial government ng Quezon na tututukan na maayos itong nasirangang hanging bridge dito sa may papuntan ng Barangay Makasin, na ibabalik na rin kahit papano yung kuryente dito sa malaking bahagi ng Mauban, kung saan nasa 85% na no, yung restoration ng kuryente dito nga sa naturang bayan. Samantala, binisita at sinilip din natin ngayong araw naman yung mga coastal at island barangays dito sa probinsya or sa particularly sa bayan ng Mauban, at nakita natin no, dito sa Cagbalete Island ang mga bahay na nasira, mga tinangay ng bubong no ng bahay at mga punong nagbagsakan, at ang masaklap yung mga resorts dito na talaga pinupuntahan ng mga turista ay nagkaroon din ng mga pinsala dulot ng bagyong Aghon. Cheryl. Mon, balikan ko lamang yung doon sa Barangay Makasin, no, na yung humingi nga sila ng cash assistance pero hindi nabigyan dahil mga walang ID. So ano ang action dyan ng local government para matulungan din sila? Kasi malalaman naman, di ba, ng barangay, yung barangay captain nila na talagang residente itong mga ito at sila ay naapektuhan. Nagkataon lang na inanod pati yung kanilang mga ID. Tama ka dyan, Cheryl. Actually, nilinaw naman o nagbigay ng paglilinaw ang MSWDO ng Mauban na kung sakali nga daw walang ID, pinapayagan naman daw nila yung barangay certification para nga magpatunay na sila nga ay residente ng naturang barangay. Nagkataon lang kasi nung isang araw, nung Martes, dahil nga sa sobrang dami nung time na nagbigay ng cash assistance dito sa bayan ng Mauban, dahil sinama na rin dito yung mga galing sa bayan ng Sampaloc, hindi na nakapagdala no, ng barangay certification yung ilang mga residenteng inanod na nga yung kanilang mga personal identification cards, kaya hindi na nakakuha daw ng ayuda. Pero ito yung inaayos na rin ng LGU para nga maabot pa rin ang tulong, kasi sayang naman na talagang kawawang-kawawa yung mga residente na apektuhan. Cheryl. Ngayon ay nasa may Cagbalete Island ka naman. Oo, Cheryl, nandito tayo sa Cagbalete Island. Isa ito sa mga talagang tourist destination ng Mauban, pero talagang grabe din yung damage no, na pinsala or nangyari dito sa lugar.
Maipapan mo ba yung camera or malayo ka doon sa area na naapektuhan ng bagyong Aghon? Oh, actually itong lugar na to mukha siyang malinis kung titingnan niyo, pero ang daming mga nagkaalat dito ng mga kubaga, puno. Oo. At itong area na ito actually purely para to may shade, no, Cheryl. Ngayon talagang naubos yung mga dahon dito ng mga puno dahil nga talagang tinangay ng hangin. Grabe daw yung pagbayo ng hangin dito sa lugar. At diyan sa area, diyan sa pinapanigay ng cameraman sa mga puno na yan, halos lahat yung nagtumbahan yung mga puno diyan. Nalilinis na lang ngayon kasi mag-weekend na, no, kaya naman hinahabol nila na makatanggap ulit ng turista dahil marami daw mga turista ang nag-back out, no, or nag-cancel ng kanilang booking sa lugar dahil nga sa takot na baka wala silang madatnan o dahil nga baka ma-stranded sila in a way, no. So ngayon patuloy yung ginagawang paglilinis ng mga resort owners dito para nga makatanggap na ng turista in the coming days. Cheryl, may kuryente naman na, naibalik na ang kuryente. May sarili bang kuryente dyan sa islang yan? Dito, Cheryl, nako, generator pa lamang din ang gumagana. May mga ilang portions dito na may mga kuryente na. Sabi nga din naman ng Meralco, they are doing their best na ma-restore kaagad 100%, no, yung kuryente. Kaya naman from 45% ng umaga kahapon, 85% na yun na ibalik dito sa bayan ng Mauban bandang hapon. And they are trying to make it into 100% today, no, Cheryl. So sana dito sa isla, eh, magkaroon na rin ng kuryente nga para at least mabalik din yung pagbangon nila sa naranasang epekto nga ng bagyong Aghon. So yung sinasabi natin, Mon, para din mahikayat natin yung mga turista, no, handa naman na sila. Marami pa rin resorts o may mga ilang resorts pa rin na kaya nilang mag-accommodate. Ang kailangan lamang ay linisin, maglinis, at and then komportable na rin naman na makakapunta dyan ang mga turista. Oo, Cheryl, in terms of mga damages kasi bukod nga sa nangyaring dumi, no, dito sa area dahil nga sa mga nagtumbang mga puno at mga dahon na talagang tinangay nga dulot ng bagyo, eh may ilang mga cottages, no, yung mga rooms na nasira, pero iilan lang naman yan at may mga mapakinabangan pa rin naman na mga kwarto ang mga turista magtutungo dito sa isla kung sakasakali. At isa rin kasi sa mga consideration dito ay yung pagbiyahe. Eh nakikita nyo ngayon, no, talagang mataas ang sikat ng araw at itong mga nagdaang araw or kahapon hanggang ngayon talagang mataas na lagi yung sikat ng araw. Kaya ligtas ng bumiyahe at pinapayagan naman ng Philippine Coast Guard na pumalaot ang mga bangka para nga makarating dito sa mga isla at sa iba pa mga tourist destination malapit sa Mauban. Cheryl. Alright. Emon, ituloy-tuloy mo na dyan yung weekend mo. Pwede. Grabe ka rin naman, grabe. Baka hindi pa, Cheryl. Hindi pa. Marami pa bang trabaho? I'm sure marami pang mga barangay. Sabi mo nga, may 9 na barangay pa, no, na nahihirapan pa rin maabot. So after nun, hingi ka na lang ng 2 days off para ma-enjoy mo ang islang yan. Napakaganda eh. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, Mon. Yan po si Mon Gualden. Magandang tanghali, mga kapatid. Viral ngayon ang siklesa o tricycle na kalesa ng Manila Hotel. Ito na raw kasi ang modernong kalesa ngayon na dati ay hatak-hatak ng kabayo. Kung kayo ay sasakay sa siklesa, sa mga sikat na lugar ka pupunta sa Maynila at sino ang isasama mo? Tara, samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Rizal Park po. Bakit po? At sino gusto mong isama? Bayaw ko po. Bakit? Para po magpasyal. Wala, gusto ko lang po yung Tremoros lang. Okay, sino kong isama doon? Malamang anak ko po. Mga anak ko. Bakit po? Wala, yun ang pinakagusto ko talaga dahil yun po yung pinaka base ng mga sinaunang tao. Okay. Kaya po po. Bakit doon? Kasi nandun na lahat eh, pati yung mga nasa Reno. Sino kong isama doon? Pamilya ko. Asawa at anak ko. Makapunta din sila ng Quiapo. Gusto ko pong mapuntahan yung Quiapo Church kasi sabi po nila sikat daw po yun na pinupuntahan ng maraming tao. Siguro po isa po doon yung Intramuros since sikat po siya sa pagiging klase niya at elegant since yung mga kagaya po ng simbahan doon na matagal lang natayo and very historic din po ng lugar. At sino gusto mong isama doon sa pamamasyal?
family ko. Para bonding na rin ko, tapos quality time with them. Ako ang inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Yes, we're still in Korea at kikwento ko na sa inyo para saan. Nandito kami para sa Squid Game and Netflix. Pero hanggang doon lang ang pwede kong ikwento sa inyo. Anyway, eto ang roundup ng mga nakausap natin at mga pasilip ko sa inyo kung bakit tayo nasa Korea. Watch this. And we're here for Squid Game! And it is major, lalo na't ang Squid Game ang most streamed ever na series sa Netflix with more than 1.6 billion viewing hours. Pinagpila tayo sa South Korea with Netflix for Squid Game! Isa sa pinakamalaki na lang title at syempre to represent the Philippines. Kasama rin natin dito ang US, Canada, Europe, Latin America at yung mga kapatid natin sa Asia para syempre malaman na mahaba ang kaganapan dito sa Korea. So stay tuned for that. Pero marami pa dito mga content at mga booth na mga upcoming show at mga hit show nila kagaya na lang nitong Queen of ang mga Heroes, event na ganito ang nagsisilbiring the collab that you'd never ask for mula sa mga nagsisimulang content creators hanggang sa mga creators na may mga 30 million followers pataas, lahat nagsama-sama. I found Jeremy also in this event and I found you also in this event. So I keep finding new friends and family. Yeah, aside from the content, it really is just getting to meet people from all over the globe. I've met people that, you know, we're just in completely different corners of the world, different cultures, everything. But we come together at these and it's just so much fun. My name is Midori, I'm from Brazil, and I do content creation about Korea, about K-culture, about K-dramas and everything. And I'm here now in Korea with influencers from all over the world and I'm so happy. Global domination na talaga ang Korean content. At isa ito sa mga destinasyon kung saan talaga pumupunta ang mga content creator para magkaroon ng mas malawak pa na audience. Like, there, Squid Game is one of the, not one of the, like, number one on Netflix, you know, like the biggest IP. So I'm super excited to see all the influencers from around the world. And I just hope. I'm being proud of Squid Game in Netflix. So I'm forward to this content. Content haven nga kung ituring ang South Korea, kaya naman lahat na rin ang klase ng creators from all walks of life ay mahahanap mo rito. But that's it for now. Stay tuned for more! Sa iba pang showbiz balita, eto na, nakausap ng team natin, ano, ang mga bida ng Pamilya Sagrado, isa sa mga aabang ang primetime show, syempre sa Kapatid Network. Nagbabalita tungkol dyan si Von Belenario. Napagpuan ang bangkay ng isang lalaki sa barangay Caimito sa Montecillo City kaninang alas 7 ng gabi. Dala ba kayo mga amuyo? Oo, binula! Ano yan? Ay! Sumali ka pa rin sa Sumali ka para magpabugbog! Gagalit kayo dahil sinagtan ako ng frat, pero huwag kayo bumubugbog sa akin, okay lang? Trailer pa lang, mapapapuzzle ka na talaga sa mga makapigil hiningang eksena. Yan ang aabangan sa pinakamalaking teleserye ng taon, ang Pamilya Sagrado. Handog yan ng TV5, ABS-CBN Studios at Dreamscape Entertainment. Maging ang mga major cast ng teleserye na mangha sa outcome ng first two episodes. Natin tinatrabaho to after Malyari. Ito agad din yung pinuntahan ko na story at character. So I'm just really excited how it's gonna turn out. Dahil comeback ito ni Papa P sa telebisyon, maraming pasabog ang kanyang role. It's a matter of really respecting your craft and understanding your character, knowing na meron ka pa mga pwedeng ibigay na hindi mo pa nagagawa. So yun yung mga the things that I haven't done yet na pwede kong dalhin dito, na pwede kong matututunan, yun doon ako excited. Hindi rin nagpahuli ang ibang cast sa ibubuga ng kanilang mga karakter. Quality po talaga, and I would say it's because of the hard work of everyone involved with this project. 100% po, not just the most challenging, siguro most life-changing for me, kung paano ako nakapag-connect kay Moises. Kung paano niya tinuruan for the past couple of months. Tinuruan kung paano magmahal, kung paano may manindigan, and kung paano magtiwala.
Focus ng pamilya sa grado ang politika, fraternity at hazing, kaya naman talagang siguradong magkakaroon daw ng social impact. Kaya guided ang mga cast at produksyon, lalo na sa hazing scene. Meron din po kaming ex-member ng isang frat na nandun po sa hazing eksena po namin. Tinuruan din po kami kung ano nangyari sa kanya, kung paano nangyari, kung sino mas mataas, yung master initiator, yung pinuno. Kung paano po dapat sabihin yung mga creed, yung mga ganun po. For us, audience, may choice tayo sa mga nakikita natin, sa mga choices na ginagawa natin sa buhay. Kaya maraming characters dito sa story na ito. Ang dami mong kapupulutan ng aral, ang dami mong pwedeng puntahan for your character na makaka-relate ka. Abangan ng pamilya sa grado sa Primetime 5 Panalo ng TV5. Anta sa realities of heartbreaks at letting go. It's about heartbreak, really. It's about, you know, people leaving you in your life, you know, reminiscing how things used to be, and really the sentiment I was trying to get across is sometimes you really give it your best, you know, you give everything and it's just not enough. I'm working on something right now, very early stages. There's still no script, but the concept, we're still working through it, and I'll be also co-producing and starring in the film. Sa gitna ng issue ng cheating, nag-post si Filmar Alipayo ng photos nila together ng kanyang fiancé na si Andy Eigenman. Pakikiisa ito ng surfer sa National Couple Day. Bromance? Yan ang tanong ng fans ni Bretman Rock dahil many times na siyang nakikipag-bonding sa Hawaii-based content creator na si Justice Fester. Sa isang video pa ni Justice, ang caption, "Lost, but now I am found." Wala pa silang sagot sa issue. Ako si Von Bellinario para sa 1PH. Later sa showbiz, back to you guys dun sa studio. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balitang Magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosip. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipinas.